Welcome back mga teknolohista ng bayan. Matapos natin magkaroon ng introduction sa arrays, ay magpapalalim na tayo sa paggamit ng mga ito. Para sa video na ito, ay pag-aaralan naman natin ang multidimensional arrays. Tara! Sa C++, ang multidimensional arrays ay collection ng mga arrays. Ibig sabihin, ay naglalaman ang mga multidimensional array ng higit sa isang array. Gaya ng single dimensional array, ang mga multidimensional array sa C++ ay may iisang data type. Ang general declaration ng multidimensional array ay data type, ang array name, ang size sa unang bracket, ang size sa pangalawang bracket, at sa size ng kung ilan man yung iyong multidimensional array. Ang bilang ng pairing ng opening at closing bracket ay mga bilang ng dimensions ng iyong array. Halimbawa, ay may declaration ka ng int 3-dimensional array, tapos 5, 10, 3. Ang declaration na ito ay para sa declaration ng 3-dimensional arrays, kagaya ng pangalan ng ating variable name. Para sa discussion na ito ay magkoconcentrate lang tayo sa 2-dimensional array dahil malamang at madalas na hanggang 2-dimensional array lang naman ang ipepresent sa inyong data. Ang 2-dimensional array ang pinakasimpleng forma ng multidimensional array. Kung pwede natin isipin, ang 2-dimensional array ay listahan ng mga single-dimensional array. Ganito natin i-declare ang 2-dimensional array. Ang data type ay kahit anong valid data type at ang array name ay valid identifier sa C++. Ang y ay ang size o dami ng collection ng array at ang x naman ay ang size o dami ng element ng isang array sa bawat y element. Halimbawa ay nag-initialize tayo ng 2-dimensional array na int array 3 and 5. Ang ibig sabihin nito ay meron tayong tatlong array na nasa loob ng R at ang bawat array na yon ay mayroong limang element. Yung 3 ay representation ng row. So, para rito, meron tayong initialization para sa row, index 0. Yun ay 4, 3, 2, 3, 5. Para sa row index 1 naman ay 7, 9, 12, 10, 7. Para naman sa index 2 ay 45, 9, 6, 7, 3, 1, 0, 21, at 67. Pwede rin natin i-declare ng ganito yung ating array. Isang diretsong opening curly braces ay ating initialization. Dahil sa nilagay mo yung 3 and 5 as your array size, yung C++ na ang bahala maghati kung saan yung boundary ng bawat element sa kanyang mga row indexes. Pwede natin visually i-represent ang declaration na ito ng ganito. Kung gusto naman natin i-access ang individual elements sa array na R, which is yung dineclare natin kanina, ay kailangan lang natin i-provide ang X and Y index ng array. Halimbawa ay meron tayong R to 4. Ang ibig sabihin nito ay kunin mo ang value ng array sa column na 4 sa row 2. So, ang value niyan ay 67. Mas maintindihan natin ito sa isang example, kaya buksan natin ang ating code blocks. Para sa example na ito, ay i-declare at i-initialize lang naman natin ang ating 2-dimensional array na gamit natin dito sa presentation at i-output lang natin ito. Kaya punta natin ang ating code blocks. Gawa tayo ng bagong project. New console application, go, C++, at ang pangalan na ito ay sabihin nating
2D array. Next natin, finish. Buksan natin ang ating source, ang source ng main. At i-declare lang natin yung kanina ginamit natin. Para sa declaration natin, sabihin lang natin na yun ay int or tapos 3 and 5 equals siya sa dun sa ating initial value. Tandaan natin, huwag natin kakalimutan yung ating semicolon. Palakihan natin ito ng konti para maita natin ng mas malaki. So, sabihin natin ito ay 4, 1, 2, 3, at 5, comma, para naman sa bagong row. Ganun pa rin. Yun ay 7, 9, 12, 10, at 7. At sa pangatlo, yun ay ating 45, 9, 67, 3, 10, 3, 10, 21 at 67. Para naman i-output ang array na ito, kailangan, dahil two-dimensional siya, kailangan natin gumamit ng loop within loop. Balikan nyo na lang yung video natin tungkol sa nesting ng loop para mas maintindihan ninyo or ma-recap ninyo yung paggamit ng loop within loop. So, para sa atin, gagamit lang ako ng for loop. Sa loob ng for loop, gagamit ako ng isa pang loop na for. So, sabihin natin int. Sabihin natin na ito ay nasa, yun yung ating row index. Okay. I-assign lang natin sa 0. Ang condition natin ay hanggat ang row index ay less than 3. Yung 3 ay yung size ng ating y. Sabihin lang natin na ang row index ay or row index plus plus. Sa pangalawa naman, yung ating column index equals 0. Column index is less than 5. Column index plus plus. Tapos, sabihin lang natin na cout yung ating array row index at yung ating column index. Tapos, lagyan lang natin ng spaces para makita natin yung paghiwalay ng bawat value. And then, dito natin lagay yung ating cout para ma-break natin into line of into different rows yung ating output. I-save natin yan at i-build and run. Ayan. So, kaparehas ba? Yan. Magkaparehas yung output natin at yung declaration natin ng ating array. Hindi katulad ng single-dimensional array, ang two-dimensional array ay dapat mong lagyan ng eksaktong boundary. So, halimbawa, ito tinanggal natin. Tapos, binild and run natin yan. Yan, magkakaroon tayo ng error. Kasi hindi alam nung array kung ano yung kanyang size or boundary. Kaya, dapat natin i-provide yon. Kung bago ka sa channel na ito, ay mag-subscribe ka at i-hit mo ang notification bell para lagi kang updated. I-share mo na rin ito sa inyong mga friends para matuto sila ng programming. Yan ang discussion natin para sa two-dimensional array. Hanggang dito na lang muna sa ngayon. Until next time!